Yeah, what's up mga kasiwawer? Nandito po kami ngayon para tanungin si Master Demi Bala. Walang Master yung kakaraan. No. What's up mga kasiwawer? Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon para mag-live na lang. Mag-video na lang. Kasi hindi na po kami makalabas ngayon. Wala pong budget eh. Inaakapos po kami ngayon sa budget. Ngayon gumalaki yung gastos. Sa probinsya. Puro probinsya kasi pinupuntahan namin. Kaya ngayon, dito na muna kami. Tambay muna dito. Tamang kwentuhan ng tanungan kay Demi Balaan. Bakit nga ba si BBM ang gusto mong maging presidente? Bakit si BBM? Hindi ko rin alam eh. Ba't mo ko alam? Testing lang to. Buboto mo tapos di mo alam. Ang dahilan yan. Kayo mo ba kay Manny Pacquiao yung may bahay at saka bigas na libre? Maliwala ka dyan sa Manny Pacquiao. Sabi sa radyo. Kaya ba eh, yung probinsya nga lang niya, hindi niya mabigyan ng tigi isang bahay eh. Buong pag Pilipinas pa kaya. Mawala na daw yung squatter. Walang katotohanan yan. Yung si Bongbong Bang. Tsaka yung ano, pamimigay ng bahay. Nagawa pa yan kay ano, President Marcos. Yan yung mga proyekto ni... Ibig sabihin na maraming nabigay yun. Imelda no? Marcos noon. Bami, hindi ko naman nabutan yun. Sino bang mga nabigyan? Yung mga Bliss project ni Imelda Marcos noon. Yan, yung sa Tondo. Marami siyang binigyan dati dyan. Kaya yung sinasabi ni Manny Pacquiao na bibigyan daw lahat ng mga Pilipinong walang bahay, malayong mangyari yun. Mga ano lang yan ng mga politiko. Nakakahaka lang pala yun. Tapos yung mga bilyon, bilyon, trillion pa nga, hindi pa kakasya yung trillion niya. So, para maipatayo ng bahay kasi, ng si Bongbong nga maging presidente, ano naman ang magagawa niya? Tingnan natin. Si Bongbong Marcos, malawak na yung experience niya sa public service. Naging vice-gobernador, naging gobernador, naging congressman, at naging senador. Kung papasyalan mo lang, makita mo kung anong ginawa niya sa Ilocos Norte. Parang wala naman mga nabalitang natulungan. Meron ba? Si Bongbong kasi hindi yan mahiayang ano, ayaw ng mainstream media na i-cover kapag may mga ginagawa. Si Lenny Robredo, kahit protect lang ibibigay, isang katerbang media nakapasunod sa kanya. Eh yung pagkakaiba nila, si Bongbong kasi hindi mahilig ng ano, publicity, nagtatrabaho, na hindi niya tinitignan kung may media o wala. Kasi ang importante sa kanya, yung makatulong sa tao. Iyon yung dapat natin iboto. Hindi yung mga politikong mahili, maggagalaw lang yan, may nakasunod na media. Kasi publicity lang ang after nila. Doon na lang tayo sa taong nagtatrabaho. Kahit na walang media, kahit walang publicity, ginagawa niyang makakaya niya para matulungan ng mga tao, lagayan ng mga panahon ng bagyo, yung pagputok ng bulkan. Bagyo, kaya bagyo. Pagputok ng bulkan. Tala ko, bagyo yung lugar eh. Bagyo. Yeah. Nung nagbumagyo nung ano, nung 2020, sabi nila wala daw ginawa si Bongbong Marcos. Napakarami kaya ang pinamigay doon sa ano, natulong niya sa ano, Cagayan, Isabela, tong pumutok ng Bulkan Taal. Ang dami niyang itinulong dyan. Ay, sa Batangas ba yan? Sa Batangas ba ang Taal Volcano? Alam ko din eh. Hindi alam ko na saan ang Taal. Okay. Kasi ang nakakarating doon. Oo, basta dyan ang area niya. Hindi ko lang eksakto talagang Batangas yan. Anyway. Eh, ano ba lang tanong mo? Yun daw pinakangapiktado yung Batangas.
Ano ah, ang daming lumubog na ano doon. Bahay. Pangalawa, si... Si Bongbong... Siguro, ano eh. Siyempre yung nakikita kong kahit sinasabi nilang wala daw. Hindi daw totoo yung mga... diploma. Ganon din naman ang sinabi nila kay Amy Marcos. Peke daw yung hindi daw totoong nag-graduate sa UP. Pero natatandaan ko kung nung college ako, pag-graduate si Amy Marcos sa University of the Philippines. Na sinasabi nila noon. Kasi alam ko kung laude siya ng ano, College of Law. Sabi nila noon, kaya naging cum laude, ay anak ng presidente. Kaya sigurado ako nag-graduate si Amy Marcos sa UP. Ganyan din ang ginagawa nila kay Bongbo. Sabi nila, hindi daw nag-graduate. Ano nangyari si Bongbo? Sabi ko. Mga sa'yo naman sa'yo. Kaya siguro hindi nila alam na nag-graduate siya. Mga... Basta sa ibang bansa niya. Mga ano na lang nila yan, papapalimira, baka balang araw, sabihin lang naman nila. Si Sandro Marcos, hindi nag-graduate. Pero ngayon, alam naman natin na nag-graduate na siya ng ano, sa... ano ba, course niya ni Sandro. Bagay. Kalimutan ko. Kung iisipin mo, kung si Manny Pacquiao nga, hindi naman nakag-graduate, ba't hindi nila ginagawa ng isip? Hindi, si Manny Pacquiao, ano na, given na yun eh. Nag-graduate daw siya sa, ano, sa University of Makati. Pero wala siyang formal, ano, hindi man yata talaga pumasok. Ewan ko, paano siya nakakuha ng diploma. Anyway, hindi na yung question yun. Kasi hindi naman importante, sa akin hindi naman importante yung nakagraduate ka nga. Nakakuha mo yung pinakamataas na honor. Ang importante dito yung ano eh, yung puso ng tao na magsilbi sa bayan. Yun ang palaki importante sa lahat. Dapat may political will para sa tao, para sa bayan. Hindi yung so oprotektahan ang mga oligarch. Alam niyo ba kung bakit ng silya ni Robredo ang pinoprotektahan ni ng mga oligarch ang dahil ng mainstream media? Ito, sa bagay ito, opinion ko lang. Yeah, siguro, hindi pa natin alam yun. Malalaman natin yun. Kasi, si Lenny Robredo, sabi nila, abogado. Oo, nandiyan na ako kung abogado siya talaga. Kaya lang kung tinitignan mo, parang hindi naman abogado. Kaya nagsasalita yung mga opinion niya. Mukhang sabog na sabog yung ano, hindi ko alam kung nakatira ng drugs. Ewan ko lang. Marami naman ano yan, marami naman nagawa yun ah. Maraming nalagawa daw, sabi nila. At wala bang ano, evidence? Para tirahin si President. Sabi mo nga ano yan, may yung pinamigay na profit. Ayun. Hindi, ano daw ba yan? Mamigay si ano, mamigay si may... Lakan si Lenny Robredo, isang katerbang media ang kasama. Mamimigay lang ng Tropec. Ewan ko kung ilang mainstream media na nakasunod. Sa pagbigay ng Tropec yun? Hindi ko alam yun na. Hanapin mo sa YouTube. Meron yun. Nagmistola siyang ano, vlogger lang. Bakit? Dahil sanay naman si ano, sa TikTok nga, sanay mo. Kaya sa mga dapat isipin yung maigi kung sino ang karapat dapat maging presidente, yung totoong magsisilbi sa bayan, hindi yung poprotektahan ng interest ng mga oligarko. Kaya yan, pinupost nila si Lenny Robredo dahil para sa protection nila, protection ng kanilang mga businesses, protection para magawa nila ang gusto nila. Galit sila kay Marcos. Bagay, pabor naman sa mahihirap yun yung ano yung tawag dito, Marcelo. Kasi pagka may ano tayo, may curfew tayo,
Hindi na tayo magiinom, matutulog na lang tayo. Hindi tayo magagastusan. Pero sa kada lang na pag-usapan. Kasi lugi yung mga negosyante dun. Kasi siyempre, walang 24 hours na open na mga store. Sa kada lang pag-usapan yung martial law, iba naman yun. Ayan, kung... Patapat ni Bongbong yun. Pag... Kasi yun yung pumamalakad ng tatay niya. Galit sila sa martial law. Alam niyo bakit galit sila sa martial law? Kasi kasabi nila ni si Marcos diktador. Kaya nag-martial law nga. Sabi nila na diktador, pero ang katotohanan nila kasi hindi nila mapaikot si Marcos noon. Hindi nila magawa yung mga gusto nilang gawin. Kaya tinatawag nila si Marcos na diktador. Kasi gusto nilang sila ang magdikta kung anong dapat gawin ng gobyerno. Yun ang ayaw nila. Kung babalikan mo yung panahon ni Corin, mula nung nakaalis si Marcos, na mayagpag ang mga oligarch. Payaman sila ng payaman hanggang napabilang ang mga Pilipino sa mga richest na tao sa buong mundo. Si Laylo Siutan, si Henry C. at iba pa. Kung sinasabi nilang third world country ang Pilipinas, bakit may mga tao isa sa mga pinakamayaman na gagaling sa Pilipinas kung talagang third world tayo? Kasi nagawa na nila lahat ang gusto nila para magpayaman. Yung mga mahihirap sa Pilipinas, mas lalong humira dahil nag-umpisa dyan ng panahon ni Uri Aquino, naging kontraktwal. 5 buwan ka na lang magtrabaho. Wala na nga, regular. Sa susunod, mag-aantay ka ng 2 taon para makapagbalik ka doon sa kumpanya na yun. Bago yun. Yung mga SM, kasi din naman ako natin. Ayan, yung malalaking mall. After 2 years. After 2 years ka pa. 2 years na ulit. Di ba, ang hirap nung sitwasyon ng mga ano? Ng mga may tagal ko nagtrabaho dito sa Pilipinas, hindi ako naging regular. Kasi ayaw nila mag-regular, sabi nila kasi umiiwas daw sa rally o umiiwas sa strike. Kasi kung ano ka, kung contractual ka, hindi ka, siyempre hindi ka sasama sa mga rally kasi 5 months ka lang aalis ka na. Tapos magkakaroon ka ng record. Hindi ka natatanggapin ng ibang kumpanya kung active ka sa mga strike na yan. Kaya, dapat mag-isip kayo. Dapat yung totoong leader na magsisilbi sa bayan ang pipiliin nyo. Maraming nangangako dyan. Ganito ibibigay, gaya ni Pacquiao, bahay daw. Ano naman bahay bigas. Sa radyo lang naman daw yan eh. Sabi naman ni Lenny Robredo, dadagdagan daw ng budget ng agriculture. Hindi naman problema yung gaano palaki ng budget ng agriculture. Tingnan nyo yung panahon ni Pinoy. Ang lalaki ng budget, wala naman ginawa. Sasabihin nila, in the end, may savings kasi hindi nila ibinigay o inilagay sa dapat kalagyan ng budget. Kaya walang nangyari. Kung mamimili ka, pupunta ka sa palengke, ang mamahal ng gulay, mamahal ng karne, mamahal ng isda. Kung ikaw isa ka lang ordinaryong empleyado tumatanggap ng 537 per day. Kakasya ba yan sa isang pamilya? Isang kilong galunggong?
280. Isang kilong karne, 340, 350. Ngayon tapos, mga masahe ka papapasok, ibili ka ng pagkain, ibili ka ng... Saan pa pumunta nung ano? Pero ubos ang sweldo. Ubos ang sweldo mo, wala makikira. Yung... Samantala, nung kung binigyan lang nila ng importansya yung agriculture, binigyan ng ano, ng suporta, ng yung mga nawalan ng ano, halimbawa yung gaya ng mga nagkaroon na ng baboy, sakit. Kaya ngayon, ang mga... Ngayon may nakalaga sakit ng baboy ngayon, yung baboy? Ano, matagal na. Ito siguro mga, alin ba, 2019 pa? Maraming yes, pinigiling sa akin. Kaya... 2019 pa yun! 2019 pa ba yun? Oo. Kaya... Dahil ang agriculture, mas ginusto nila yung... Ang taong ito, mag-import na lang. Bakit kaya? Bakit gusto nila mag-import imbes na bigyan ng tulungan yung mga nawalan na ano? Yung nga ba, malaking apektado. Ibig sabihin yung mga apektado doon, hindi man lang nabigyan ng kahit... Hindi ko alam, hindi ko rin ano, kasi siguro wala. Okay, puhunan para mabalik yung... Wala siguro, kasi... Tingnan mo lang, ang presyo ng baboy ang mahal. Naubos yung baboy kasi pinatay nila lahat nung pagdating ng ASF. Pero kung binigyan mo na lang ng mga tao ng puhunan, binigyan mo sila ng... kaya ng beef para maibsan nyo yung pagkukulang ng supply. Hindi nila ginawa yun. Nag-concentrate sila sa importation. Bakit sa importation? Siyempre, dyan lang napunta ng corruption eh. Maka-commission pa man lang ng ano, kada kilo. Kung ilan million yung ano mo, i-import mo. Laki na lang kita eh. Although, hindi naman natin sinasabing ganun na ang nangyari, pero panggarang ganun na yun. Kaya yung mga platforma ni Bongbong Marcos, sinasabi niya yun, yung lahat ng agriculture dapat bigyan ng ano, suporta. Hindi lang yung sa abono o binhi, kundi yung proyektong na paano madadala ng mga farmer sa market. Panahon kasi ni Marcos, meron tayong sinatawang kadiwa na kapag yung ani dadalhin sa bibilhin ng gobyerno, dadalhin sa mga cities, tapos gobyerno ang mag-distribute through kadiwa para hindi masyadong mahal. Kasi maglalagay lang naman sila ng konting ano eh. Lang ano makikita pa sa gobyerno para dyan. Siyempre, magkapatungan sila ng konti para lang makapag-operate ang kadiwa. Yung mga panggastos. Hindi gaya ngayon, yung halimbawa, yung mga gulay galing sa probinsya, dadalhin halimbawa sa Bagdalintawa, kukunin ni ano, mayroong middleman na doon. Si middleman, ibebenta sa mga ano, mas malaki pa kinita ni middleman kaysa yung nag-transport ng mga produkto. Kaya pagdating sa tao, sobrang mahal na. Ayoko na. Masyado na ako maraming sinabi. Isa lang naman yung tanong ko sa'yo ah. Tinanong lang naman kita kung bakit si BBM yung gumot mo. Ang dami mo na sinabi, nakangampanya kaya. Tagal na ako nakangampanya kay BBM. Kaya, sa susunod po, abangan nyo po yung susunod namin yung video. Susunod po, mas marami po tayong itatanong sa kanya. Huwag nyo nang kalimutan, BBM lang tayo. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Siyempre, share na rin po ang video namin para mas marami pong makapanood. BBM Sara tayo! Sa susunod ulit, bye-bye!